Natandaan mo ba yung kaklase mo nung elementary na humila ng iyong upuan kaya ka napaupo sa sahig? O kaya yung bully nung high school ka na sumira ng iyong bag at uniform? O kaya hindi mo makalimutan yung best friend mo noon na umagaw ng iyong boyfriend o girlfriend? O kaya yung nakasama mo sa dorm na dapat kahati mo sa bayad sa bahay kaya lang ay biglang nawala? Kaya ikaw ngayon ang siningil ng may-ari. O kaya naalala mo ba yung kasamaan mo sa trabaho na kinuha lahat ng iyong mga ideas tapos siya ang nag-present sa boss nyo tapos ayun, siya ang pinuri at na-promote. Grabe, maraming mapanggulo at salbahing tao ang hindi natin maiiwasan sa mundong ito. Narealize ko na dahil sa ating sinful nature ay nagiging biktima tayo o tayo mismo ang nakagawa ng offense sa ibang tao. Ang mga toxic at difficult na tao ay hindi natin maiiwasan habang narito tayo sa mundo. Kaya kailangan nating matutunan kung paano pa tayo tutugon sa kanila. Sila yung mga taong negative, abusive, palaging nakakontra, walang integrity, controlling, o ang mga taong ayaw lang talaga sa'yo na wala lang, wala namang dahilan pero ayaw na ayaw nila sa'yo. Kaya nga itong mga taong nagtakwil sa'yo, nandaya, nagsinungaling, na talaga namang nakakasakit ng damdamin, ay hinahayaan ng Diyos upang maging instrumento niya para sa iyong paglagong spiritual. Tapos, yung kasama mo sa ministry na palaging nagre-reklamo sa iyong leadership, yung palagi niya iniisip na siya yung tama at magaling, kaya kung makapagsalita siya ay talaga namang matalim ang dila at masakit. Yan, sila ang hinahayaan ng Diyos na makilala mo at makasama para ikaw ay kanyang palaguin. Kaya nga, anong gagawin natin sa mga taong toxic at difficult? Narealize ko na ang natural nating tendency sa mga ganitong sitwasyon ay tumakbo. Naiwasan sila hanggat maaari. Naalisin sila sa buhay natin. Pero ito ba talaga ang magbibigay ng karangalan sa Diyos? Mali, kaibigan. Ito yung pag-uusapan natin. Ano ba ang tamang pagtugon sa mga taong toxic at difficult at mapanggulo? Tapusin mo ang mensahe na ito at Lord willing ay pag ginawa mo ang mga pag-uusapan natin ay magkakaroon ka ng mas malalim na relasyon sa iyong mga kaaway na mahal sa buhay, kaibigan at katrabaho. Magandang araw na yung mga ka-Wodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday, 6 p.m. Siya pala, kasama sa ating video message ang Life Application Guide na pwede nyo magamit sa inyong family devotion o small group. May kita nyo ang link nito sa description. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng Bible Study Group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Siya pala ay meron na tayong live worship service gamit ang app Live. Pwede na namin kayong ipanalangin live at hindi lang sa chat box. Ang worship service natin ay 10 a.m. every Sunday. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, ay mag-type ka ng save sa comment section at babahagi na ka namin ng mabuting balita. Tapos, magkakaroon nga pala tayo ulit ng baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoong Yesus, ay inaanyahan ka namin na magpabaptize at i-declare ang iyong pakikipag-isa sa Panginoong Yesus publicly. Type mo sa comment section ng baptize at magpapadala kami sa iyo ng registration link. Then kung gusto mo namang parangalan ng Diyos sa buhay mo, ay inaanyahan ka din naming sumulat ng iyong patotoo na isasama namin sa ating mensahe. Papanood ito ng libu-libong tao na magpapasalamat sa Diyos dahil sa buhay mo. Type mo sa comment section ng patotoo at bibigyan namin kayo ng guide kung paano nyo isusulat ang inyong testimony. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano nga ba ang paraan kung paano makitungo sa mga taong toxic at difficult? Pag-aralan natin yung talata sa Romans chapter 12. So number 1, paano nga ba tayo makikitungo sa mga taong toxic at difficult? Resist your instinct for revenge. Tanggihan mo yung pagnanasa mo na gumanti sa mga taong naka-offend sa'yo. Sabi sa mga taga-Roma 12:17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay
ng marangal. Narealize ko na ang masamang nagagawa sa atin ay hindi natin maiiwasan. Pero, pwede tayong mag-respond ng tama. Ang sabi sa talata ay huwag tayong gumanti at mamuhay ng marangal. Ang ibig sabihin ay huwag hayaan na maging masama ka din dahil gumanti ka kung hindi manatili kang maging marangal. Sabi sa Lucas 6:31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ang linaw dito na hindi mong gagawin sa iba kung ano ang ginawa nila sa iyo. Pinahiya mo ako, papayain din kita. Niloko mo ako, edi lolokohin din kita. Hindi gano'n, ang sabi dito ay, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Kung gusto mo maging tapat ang iba sa iyo, ay kailangan mo maging tapat din sa iba. Now, maraming pasaway na tao na talaga naman magpapaubos ng iyong pasensya. At yung ginawa nila sa iyo ay gusto mong gawin din sa kanila. Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Hindi yan pwede. Ganito ang gagawin ko sa iyo. Narealize ko na pag nasasaktan tayo ay natural na first reaction natin ay gumanti. Yung mga nasasaktan na tao ay sila rin yung mga taong nananakit. Ito kasi ang natural nating reaksyon. Pero ano sabi sa talata? Kung ano ang gusto mong matanggap na treatment, ayun din ang gawin mo. Kung ikaw ang nakagawa ng kasalanan sa iba, ay gusto mo din bang patawarin kanila? At kung yun ang nais mong matanggap, ay magpatawad ka din sa mga taong magkakasala din naman sa iyo. Narealize ko na meron tayong instinct na protektahan natin yung ating sarili. Ito ay natural instincts. Halimbawa kapag merong bagay na binato sa mukha mo at nakita mo na parating na, ay ang natural na instinct mo ay pumikit at yumuko. Hindi mo kailangan mag-isip, bigla mo lang itong gagawin. Kapag nadulas ka at tatama ang iyong ulo sa simento, ay ang instinct mo ay iunat ang iyong mga kamay upang hindi mabagok ang ulo mo. Sasaluhin mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan na mag-isip. Hindi mo kailangan magplano at magbigay ng order sa iyong kamay. Kamay ko, babagsak ako, saluhin mo ako. Hindi, automatic ito. Ganon din naman, meron tayong emotional instinct. Kapag halimbawa, ikaw ay ininsulto, ay iinsultuhin mo din sila. Kung may masama silang sinabi sa iyo, ay gaganti ka. Yun ang instinct mo. Gaganti ka ng mas maanghang na salita. At ang sinasabi mo ay, sila naman ang nagsimula eh, ganti-ganti lang. Kaibigan, ang ganitong kaisipan ay pagpapakita ng immaturity at hindi ito nagre-reflect ng puso ng Panginoong Yesus. Kaya nga, kailangan nating sanayin yung ating sarili na pigilan ang paghihiganti sa tulong ng Diyos. Kaibigan, sino yung taong naiisip mo na talaga naman toxic at naka-offense sa'yo? Pwedeng ito ay ang iyong ex na iniwan ka at pinabayaan kayo ng iyong anak. At ayaw mo siya makita o makausap. Maring meron kang kaibigan na pinangakuan ka na kikita kayo ng malaki tapos nagkautang-utang ka para makapagbigay ng pera sa kanya. Kaya lang, bigla na lang siya nawala at hindi na nakikipag-usap sa iyo. O maaring may taong nilalait ka at hinuhusgahan at sinasabihan na madumi at makasalanan. O merong kamag-anak o kapamilya na palaging nangungutang tapos hindi naman nagbabayad. Tapos pag naningil ka ay sila pa yung galit. Ayaw mo sa kanila. Ayaw mo silang makita at galit ka sa kanila. Gusto mo silang bumagsak. So, paanong gagawin mo? Tanggihan mo ang pagnanasa na maghiganti. Humingi ka ng tulong sa banal na spirito. Narealize ko na gusto naman nating magpakita ng unconditional love sa mga taong nakakasakit sa atin. Pero, imposible itong gawin kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Diyos. Kung alam mo na magkikita kayo o magkakausap kayo ng iyong kaaway, ay manalangin ka muna. Lord, tulungan mo po ako na mahalin ko yung aking kasamaan sa trabaho na nang walang kondisyon. Tulungan mo akong tumugon ng tama sa mga masasakit na salita na maaari kong marinig. At tulungan mo din kaming maayos ang aming conflict upang makita niya na ikaw ay talagang nasa akin at ako ay talagang anak mo. Lord, bigyan mo po ako ng self-control sa aking asawa na nanloko sa akin. Bigyan mo ako ng wisdom kung paano ko maipapakita ang aking pagmamahal sa kanya. At bigyan mo ako ng tamang salita na sasabihin ko sa kanya upang makita niya na ang iyong pagmamahal ay suma sa akin. Kaibigan, upang mapaglabanan mo ang pagnanasa na gumanti, ay hindi ka lang hihingi ng tulong sa Diyos. O hindi, babaguhin mo ang iyong pag-iisip patungkol sa taong nakasakit sa iyo. Huwag mo itong personalin. Tanong mo sa sarili, ito bang nangyayaring conflict sa amin eh? Ako ba talaga yung gusto niya saktan? O talagang may pinagdadaanan lang siya?
alahanin mo na maaring ang isang tao ay maaring nawalan ng mahal sa buhay o may karamdaman na malubha na hindi niya sinasabi. Kaibigan, salip na maghiganti ay unawain mo na lang siya. Ilagay mo yung sarili mo sa kanyang pinagdadaanan at tanungin mo ito sa sarili. Lord, kung ako ang merong ganitong karamdaman, ano ang gusto kong matanggap na pagtrato? Kung gusto ko ng pagmamahal at pangunawa, ay ito din ang ibibigay ko sa taong nakasakit sa akin. Then, isa pa na dapat nating itanong sa sarili ay, Lord, ako ba ang difficult person dito sa conflict na ito? Lord, ako ba ang toxic sa relasyon namin? Na-realize ko, ako din kasi ay toxic, minsan na boss. Kaya kung meron mang tao na nakasakit sa akin, ay pinapaalala sa akin ng Diyos na, Mike, ikaw din naman, difficult ka sa ibang tao. Ikaw din naman ay ma-pride at self-centered. Pero, naging gracious ako sa iyo. Kaya maging gracious ka din sa iba. Kaya na-realize ko, walang dahilan para hindi ako magpatawad ng iba. At walang dahilan para hindi ko tanggihan ng pagnanasa ko na gumanti. Dahil kung ang Diyos nga ay palagi akong pinapatawad, ay sino naman ako para hindi magpatawad sa iba. Kaya kaibigan, huwag ka gaganti at lalaban. Bakit? Kung lalaban ka at gaganti, ay sinasatisfy mo lang ang iyong laman. Pero sinisira mo naman ang iyong espiritu. Yung mga galit mo at masasamang iniisip, ang hihila sa iyo pababa. Sabi sa Mateo 5:38-39, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanyang kaliwa. Marahil iniisip mo eh, masamang tao naman yan, dapat lang naman paghigantihan. Pero alam mo, ganito magmahal ng Diyos kahit sa masasama. At bilang mga anak niya, ay inuutusan niya tayo na magmahal din ng gaya ng pagmamahal niya. Paano? Sabi dyan, huwag mo gantihan. In fact, sabi pa dito ay kapag sinampal ka sa kanan, ay iharap mo ang kaliwa. Ang ibig sabihin to ay hindi naman kailangan ng literal na physical violence gaya ng sampal. Sa panahon natin ay ang slap in the face ay isang metaphor na ang ibig sabihin ay pangiinsulto. Kaya kung ikaw ay iniinsulto o minaliit, ay huwag mo suklian ng kasamaan din. Sabi ng isang commentator na si Matthew Henry, ang ibig sabihin ng talata ay, hayaan mo na mahirapan ka kung yun ang kailangan para magkaroon ka ng kapayapaan. Ang ibig sabihin ay gagawin mo lahat kahit masakit for the sake of peace. Narealize ko, para sa ating mga Kristiyano ay ang paghihiganti ay hindi dapat na natural na pagtugon sa mga taong nakakasakit sa atin. Kung kinakailangan tayong lumayo sa isang taong naghahanap ng away, ay gagawin natin. Ang totoong tapang ay nakikita sa kakayahan mong magtimpi at umiwas sa gulo. Ang pagpatol mo sa tao mapanggulo ay magre-resulta lamang ng cycle ng paulit-ulit na masasamang gantihan. Pero kung lalayo ka ng tahimik at may pagmamahal pa din sa tao, ay kusang titigil ang kanyang panggugulo. Si Singleton na isang baseball player sa Charleston Southern University, kasama ang kanyang nanay sa mga namatay dahil sa isang massacre. Pinagbabaril ni Dylan Roof ang isang grupo na noon ay mga nagba-Bible study. Noong kausap ni Singleton ang mga reporter matapos ang ilang oras mula noong pamamaril, ay sabi niya, "Love is stronger than hate. So if we just love the way my mom would, then the hate won't be anywhere close to where the love is. We will get through it. Our church will get through it. It's tough times. Honestly, my knees are a little weak right now. But I'm trying to stay as strong as I can while I press on. We are mourning right now, but I know we'll get through it." Tapos, sabi pa ni Singleton, "Ay, we already forgive him for what is done. There's nothing but love from our side of the family." Grabe, na-realize ko, sobrang naging ganap ang pagmamahal ng Diyos sa puso nila Singleton at ng mga kapatiran niya. Sabi din ni Bethany Middleton Brown, nakasama ang kanyang kapatid na doktor na namatay, "I acknowledge that I am very angry. She taught me that we are the family that love built. We have no room for hating, so we have to forgive." Sabi niya, ang pamilya namin ay nabuo dahil sa pagmamahalan. Kaya walang puwang ang hindi pagpapatawad. Alam mo, na-realize ko, kailangan ko ding isabuhay ang pagmamahal sa aming pamilya. At patuloy naming gawing sentro ng aming tahanan ang mapagmahal nating Diyos. Tapos sabi din ni Alana Simmons na namatayan ng kanyang lolo na si Daniel Simmons,
although my grandfather and the other victims died at the hands of hate, this is proof. Everyone's plea for your soul is proof. They live in love and their legacies will live in love. So hate won't win. Kaibigan, tama yung sabi ni Alana, hindi mananalo ang pagkamuhi sa pagmamahal. Then yung isa pa, yung nawalan ng kanyang nanay na si Ethel Lance. Sabi niya, I forgive you. You took something really precious from me. I will never talk to her ever again. I will never be able to hold her ever again. But I forgive you. Kaibigan, anong kaibahan ng mga taong ito sa mga taong nakikita nating nagpoprotesta na punong-puno ng galit at sumisigaw ng paghihiganti dahil nasaktan sila? Ang kaibahan ng response ng mga grupo nila Singleton mula sa kanilang kaaway ay ang pinanggagalingan ng kanilang pananalita. Ang kanilang pananalita ay galing sa puso ng isang tao na nakaranas ng pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoong Yesus. Sumunod sila sa panawagan ng Panginoong Yesus na magpatawad. Sumunod sila sa utos ng Panginoong Yesus na magmahal ng kaaway. Tumugon sila sa panawagan ng Diyos na suklian ng kabutihan ang masama. Bakit? Kasi nakatanggap din sila ng pagmamahal sa Diyos. Kahit pa nga sila ay makasalanan din. Sa kabilang banda naman ay si Dylan Roof, yung namaril, ay nag-e-expect ng malaking gulo mula sa mga Black Americans laban sa kanya na White Americans. Gusto niya maging bayani ng pagkapuot, digmaan at division ng mga tao. Kaya lang, ang plano niya ay nabigo. Bakit? Kasi tinarget niya ang maling grupo ng mga tao. Narealize ko, kung gusto mo pala magtanim ng punla ng pagkamuhi sa kapwa, ay wag na wag mong tatargetin ang mga anak ng Diyos na nag-commit ng kanilang buhay na mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Bakit? Dahil sila ay parte ng pamilya ng Diyos na binuo sa pagmamahal. Wala sa kanilang puwang ang pagkamuhi sa iba. Hindi mananalo ang pagkapuot dahil punong-puno sila ng pagmamahal ng Diyos. Kaibigan, kumusta ang iyong pagmamahal sa kapwa? Nagre-reflect ba ang iyong pagmamahal sa kaaway ng isang taong nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos? May mga tao bang nakasakit sa'yo na hindi mo pa din pinapatawad hanggang ngayon? Ang dalain ko ay huwag mo hayaan na manaig ang pagtanais mo na makagante. Kung hindi, simulan mo na tanggapin araw-araw ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hanapin mo siya at kilalanin sa iyong buhay. Simulan mo magtiwala sa Kanya at sumunod. At makikita mo, mararanasan mo kung paano siya magmahal sa iyo. Magsimula ka na ding magpatawad. Huwag mo hayaang manalo ang diablo. Kung hindi, hayaan mo na magtagumpay ang pagmamahal mo sa mga taong toxic at difficult. Sabi sa 1 Corinto 13:7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Narealize ko na hindi ko pala pwedeng sabihin na mahal ko ang isang tao, pero hindi ko naman siya mapatawad. Kasi ayon sa talata, ay ang pag-ibig ay mapagpatawad at mapagtiwala at mapagtiis. Number 2, paano ka makikitungo sa mga taong toxic? Hindi ka lang iiwas sa pagnanais mong gumante. Kung hindi, present the offer of peace. Makipagkasundo ka sa taong naka-offense sa'yo. Hindi ka lang maghihiganti kung hindi gagawa ka pa ng hakbang para makipagkasundo. Sabi sa mga taga-Roma 12:18, hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Wow, sabi dito, hanggat maaari, gawan mo ng paraan. Pagsikapan sa abot na makakaya mo na mag-offer ka ng peace sa iyong kaaway. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Meron bang tao o grupo na hindi mo gusto o kaaway mo ngayon tapos nag-offer ka sa kanya ng peace? Tapos sinabi mo sa kanya, kaibigan, ayoko na meron tayong problema sa ating relasyon. Patawarin mo na ako dahil na-offend kita. Kapag ginawa mo ito, ay merong dalawang possibility na mangyari. Una, ay tinanggap niya ang iyong pakikipag-ayos. Napaaganda dahil bumalik ang inyong relasyon at wala na kayong problema. Tama ba? Kaya lang ito yung pangalawang possibility. Pag nag-offer ka ng peace, hindi niya tatanggapin ang pakikipag-ayos mo. Narealize ko na ang pamumuhay ng may kapayapaan sa mga tao ay imposible, lalo na kung sila mismo ay tumatanggi kahit ikaw ay nagpapakumbaba na at nakikipag-ayos na sa kanila. Kaya kaibigan, huwag mo paniwalain ang sarili mo na magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay kapag ang lahat ng tao ay napi-please mo na.
Mali, kaibigan. Bakit? Kasi hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. At pag nagpatuloy ka na i-please ang lahat ng tao, ay lalong hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa iyong sarili at kapayapaan sa Diyos. Kaya huwag ka humugot sa kanila ng kapayapaan. Kung hindi, humugot ka ng peace mula sa Diyos. Siya ang i-please mo. At pag siya ang pinapaluguran mo, ay anong gagawin niya? Ikaw ay pagpapalain sa harap ng iyong mga kaaway. Sabi sa mga Kawikaan 16:7, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Grabe, kung ang focus mo lang pala ay i-please ang Diyos, gawin ang kalooban niya gaya ng pagmamahal sa iyong kaaway, ay talaga namang kahit ang iyong kaaway ay lalapit sa iyo at makikipagbati. Now, tandaan natin ito. Maaring magkaroon ka ng kaaway sa iyong posisyon, pero hindi ka dapat magkaroon ng kaaway sa iyong disposition. Ano ibig ko sabihin? Maaring magkaroon ka ng kaaway sa iyong posisyon, sa iyong paniniwala, pero hindi ka dapat magkaroon ng poot sa kapwa dahil sa iyong disposisyon, sa mga hindi mo pinapaniwalaan. Kung meron ka mang hindi pinapaniwalaan o hindi sinasang-ayunan, ay hindi ka dapat magalit sa kanila kung hindi manatili ka na mapagmahal. Sa kabilang banda naman ay maaaring may mga taong hindi sumang-ayon sa posisyon mo at sila ay natural lamang na maging kaaway mo. Halimbawa, kung ang aking posisyon theologically ay ang Panginoong Jesus lamang, ang daan patungong langit, ang kaligtasan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus dahil sa biyaya ng Diyos, ay marahil may mga magagalit sa akin. At kung sasabihin nila na kung gusto mong maging ayos ang relasyon natin, ay mag-compromise ka at maniwala ka dito sa aking tinuturo, ay hindi ako susunod dahil hindi ito ang nakabatay sa Biblia. At hindi ako magko-compromise, kaya nga ang magiging resulta nun ay magagalit sila sa akin dahil sa aking posisyon. Now, sasama ba ang loob ko sa kanila? Hindi. Mamahalin ko pa din sila at ipapanalangin. Kung ang posisyon ko na ayon sa Bible ay ang pakikipag-sex sa kaparehas na kasarian ay kasalanan, ay maraming aaway sa akin. Maraming magsasabi na old-fashioned ka, walang alam, at alam mo, hindi ko ito makokontrol. At kapag sinabi nila na bawiin mo ang sinabi mo para magkaroon tayo ng peace, ay hindi ko ito magagawa. Pero I will continue to respect, pray, and love them. Ayoko magkaroon ng kaaway dahil sa aking posisyon. Hindi ako magiging hateful sa mga taong hindi sasang-ayon sa akin. O kaya kung ang posisyon ko ay nakasulat sa salita ng Diyos na ang abortion ay pagpatay o murder, hindi ako pwedeng mang-away ng mga tao na hindi sumasang-ayon sa akin. Mamahalin ko pa din sila at uunawain. Pero hindi ako magko-compromise sa aking posisyon. Sa kabaligtaran naman, ay hindi ako dapat magkaroon ng kaaway sa aking disposition. Ayoko ng mga paniniwala nyo, mga walang kwentang tao kayo. Kinamumuhian ko kayo. Grabe, kung hindi ka sasang-ayon sa kanilang ginagawa, ay huwag mo sila awayin. At sa halip ay patuloy mo silang mahalin. Huwag kang gumawa ng kaaway sa iyong disposisyon. Kaibigan, meron ka bang taong hanggang ngayon ay kaaway mo pa din at wala pa kayong kapayapaan na dalawa? Maring nag-offer ka na ng kapayapaan pero tinanggihan niya. Ginawa mo na ang lahat na makakaya mo para abutin siya pero hindi pa din niya tinatanggap ang peace na ino-offer mo sa kanya. Kasi ang gusto niya ay ibahin mo ang iyong posisyon. Kaibigan, kung ginawa mo na ang lahat at hindi nila tinanggap ang iyong peace offering, ay malaya ka na. Malinis ka na sa harapan ng Diyos. Huwag mo hayaan na magtagumpay ang diablo na ibaon ka niya sa guilt feeling. Bakit? Dahil gumawa ka na ng hakbang para makipag-ayos. Kaibigan, maaaring merong kang kaalitan ngayon o merong taong naka-offend sa'yo o ikaw ang naka-offend sa ibang tao. Kaibigan, willing ka bang maunang gumawa ng hakbang? Willing ka bang mauna na tumawag sa kanya? Willing ka bang mauna magpadala ng email o sulat o mensahe sa kanya? Number 3, paano ka makikitungo sa mga taong toxic? Hindi ka lang magpipigil na gumanti at mag-offer ng peace sa kanila. Kung hindi, you will get out of God's way. Hindi mo hahadlangan ang gagawin ng Diyos. Kapag makikitungo ka sa mga taong mahirap pakisamahan, ay hayaan mo lang ang Diyos sa gusto niyang gawin. Huwag mo siya hadlangan at hayaan mo na tuparin ng Diyos
ang layunin niya sa kaaway mo at layunin din niya para sa iyo. Sabi sa mga taga Roma 12:19, huwag kayong manghihigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang sabi dito ay bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos. Kapag ikaw ang naghihiganti, kapag ikaw ay hindi nagpapatawad, ay ikaw ang humahadlang sa daan para magawa ng Diyos ang gusto niyang gawin. Yan, tagal naman kasi, Lord. Lord, tirahin ko na to, nanggigigil ako sa kanya eh. Nababagalan ako sa paghihiganti mo sa kanya. Alam mo kaibigan, kapag nakakaramdam ka ng ganito, ay hindi ibig sabihin na mabagal ang Diyos, kung hindi iba lang ang pamamaraan niya kaysa sa pamamaraan mo. Iba ang timing niya kaysa sa timing mo. Narealize ko tuloy yung ating problema. Minsan madaling-madali tayo na gawin ng Diyos ang pagganti sa taong umapi sa atin. Tapos, meron pa tayong attitude ng pagiging self-righteous. Pero, pag tayo naman yung nagkakasala sa Diyos, sinasabi natin na, Lord, wag mo na akong bigyan ng discipline, Lord. Masakit ito, hindi ko kaya, maawa ka. Tama ba? Alam mo kaibigan, ito yung dahilan kung bakit gusto niya na ang pagganti ay sa kanya lamang. Kasi kung susundin niya ang diskarte mo sa pagganti, ay malamang pati ikaw ay sunog na din ngayon. Kaya nga hayaan natin na gawin niya yung dapat niyang gawin. Alalahanin natin na siya ang nagbabayad sa masasamang gawa. Maring inisip mo na, yehey, makakaganti din ako. Sige Lord, pabagsakin mo na yung taong yan. Gawin mong miserable ang buhay niya. Halimbawa, nakita mo na ang bahay ng kaaway mo ay nasusunog. Buti nga sa'yo, dapat lang na mangyari yan sa'yo. Mapanakit ka kasi ng tao. O kaya nakita mo na ang bagong biling kotse ng kaaway mo ay ginasgasan. Ay tinatawanan mo pa ito ngayon at sinasabi mo sa kanya na masamang tao ka kasi. Kapag ginagawa mo ito ay sinisira mo ang plano ng Diyos sa iyong kaaway at plano niya sa iyo. Humaharang ka sa daan. Sabi sa mga Kawikaan 24:17-18, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo iyon ay magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi na niya paparusahan. Ang ganda ng verse na ito. Sabi dito, ay kung magagalak ka sa pagbagsak ng iyong kaaway, ay sa halip na maibigay niya ang kanyang parusa sa taong nanakit sa iyo, ay hindi na niya ibibigay. Babawiin niya ito, hindi niya itutuloy at sa halip, siya ay hindi malulugod sa iyo. Parang sinasabi ng Diyos na, oo, dinidisiplina ko siya, pinapadaan ko siya sa consequence ng kanyang kasalanan, pero huwag kang mag-celebrate. Huwag kang matuwa sa dinadanas niya. Bakit? Hindi ito pagpapakita ng pagmamahal. Narealize ko ang problema natin, kaya gusto ng Diyos na sa kanya lang ang paghihiganti, ay hindi natin maihiwalay ang galit sa paghihiganti. Kasi kung hahayaan mo lang ang Diyos na gumante, ay yung galit mo ay huhupa dahil nagpatawad ka na. Lord, pinatawad ko na siya at inalis ko na ang pagnanais ko na gumante. Ayoko nang saktan siya. Ikaw na po yung bahala sa kanya. Samantalang kung gigil na gigil ka makaganti, ay yung galit ay naroon pa din. Kaya pag merong hindi magandang nangyari sa tao na yon, ay tuwang-tuwa ka at naghahangad na mas malala pa ang mangyari pa sa kanya. Kaibigan, hindi yan ng puso ng Diyos. In fact, ang puso ng Diyos sa pagganti, alam mo kung ano? Hindi ito reckless, kung hindi redemptive. Narealize ko ang goal ng Diyos, kaya hahayaan niya ang consequences sa isang tao, ay hindi para durugin ito ng tuluyan. Kung hindi, gusto niya na magising ang taong ito at makabangon na muli. Gusto ng Diyos na ma-realize niya ang kanyang kamalian at makita niya kung gaano siya kamahal ng Diyos. Gusto niya na ang isang tao ay ma-restore sa kanyang original na design. Na mula sa isang taong walang pakialam sa Diyos, ay magiging isang tao na nagmamahal at naglilingkod sa kanya. Na mula sa pagiging magnanakaw, ay magiging responsableng mamamayan na siya. Magtatrabaho at magpapala rin ng iba. Na mula sa isang malupit at irresponsableng magulang, ay magiging mapagmahal siya sa kanyang pamilya at magiging spiritual leader ng kanyang tahanan. Ito yung puso ng Diyos na bigyan tayo ng chance na magbago, kasi ito talaga yung design niya sa atin noon pa man, kaya lang nahiwalay tayo sa kanya. Gusto niya tayong i-restore at hindi wasakin. Ganito magmahal ng Diyos. Kaya kaibigan, kung nakatanggap ka ng pagmamahal ng Diyos, pinatawad ka sa lahat mong kasalanan, ay magsimula ka ding magmahal ng walang kondisyon. Naisin mo ang restoration ng iyong kaaway at hindi ang kanyang pagkawasak. Pero Kuya Mike, toxic talaga ang taong ito, kaya gusto ko siyang padapain. Hindi siya marunong mag-apologize.
Alam niyang mali siya pero ang taas ng pride niya. Magaling siya mag-manipulate ng tao. Kung mahal mo ako, ay gagawin mo ang gusto ko. Kung hindi, ay sinungaling ka. Kuya Mike, sobrang sip-sip ng taong ito at mapanira. Gusto ko na siyang gantihan. Lahat ng pinapagawa niya sa akin ay ginawa ko na pero ganun pa din. Wala na akong ginawang tama. Toxic siya talaga. Gusto ko na siyang matanggal sa buhay ko at maparusahan. Pero bakit ganun? Parang antagal kumilos ng Diyos. Kaibigan, relax. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanya kaya huwag ka humarang. Hayaan mo na gawin ng Diyos ang gusto niya para sa taong yan. Naalala ko yung story ng Panginoong Jesus. Nung gabi bago siya ipako sa krus, sila ay nasa Garden of Gethsemane nang biglang dumating yung mga sundalo at inaaresto ang Panginoong Jesus. Nakita ni Pedro ang panganib at ang pag-atake ng mga sundalo kaya ang kanyang natural na instinct ay bumunot ng tabak. Dahil dedepensahan niya ang kanyang sarili at dedepensahan niya ang Panginoong Jesus. At nung lumapit ang isang sundalo ay agad itong tinaga ni Pedro. Gusto niyang biyakin ng ulo ng sundalo. Buti na lang at tenga lang ang natagpas. Naging madugo ang tagpo na iyon. Then sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 26:52, sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel. Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Grabe, parang sinasabi ni Lord na, Pedro, anytime ay pwede akong tumawag ng mga anghel para iligtas ako, pero hindi ko ginawa. Huwag mo hahadlangan ang plano ng Diyos, ibalik mo ang iyong tabak. Narealize ko, every time na gumaganti ka, every time na nagre-react ka sa paraan na nakaka-offend, every time na nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, every time na hindi ka nagpapasailalim sa kalooban ng Diyos para sa iyong kaaway, ay hinahadlangan mo siya para hindi niya magawa ang kanyang plano. Maaring may taba ka ngayon sa iyong kamay at nakahanda kang tagpasin ang taong nagchismis sa iyo o yung taong nagpost sa social media na nagpahiya sa iyo o gusto mong saksakin yung taong pinapaikot ka lang at pinag-aantay sa wala. Kaibigan, bitawan mo yan, tabak na yan. At huwag ka humarang sa dinadaanan ng Diyos. Ang paghihiganti ay sa Diyos. At kapag hindi ka humaharang sa Diyos, ay hindi lang siya ang gaganti para sa iyo, kung hindi gagantin palaan ka pa niya dahil sa iyong pagtsatsaga. Naalala ko yung storya ni David sa 2 Samuel chapter 16. Ang kanyang anak na si Absalom ay nagrebelde laban sa kanya. Nagdala ito ng kanyang sariling mga sundalo. Pero sa halip ng labanan ni David ang kanyang anak at gantihan nito, ay lumayo na lang si David ng tahimik. Sinama niya yung kanyang ilang mga mandirigma, samantalang si Absalom naman ay patuloy na pinahiya ang kanyang tatay at sinitingan pa ang ilan sa kanyang mga asawa sa harap ng publiko. At ito ngayon si David, hirap na hirap ang kanyang kalooban na naglalakad palayo. Tapos doon sa kanyang dinadaanan ay naroon naman ng isang lalaki na nagngangalang Shimei. Nakita niya si David na malungkot na lumalayo sa kanyang kaharian. Kaya lang, sa halip na maawa ay lalo pang nagalit si Shimei sa kanya. Parang yung kasabihan na, kick them when they're down. Sipain mo pa sila pag dapang-dapa na. Minsan ganun din tayo sa ating kaaway. Nakaganti ka na pero gusto pang mas lalo pa siyang bumagsak. Alam mo, ginawa ni Shimei? Kumuha siya ng mga bato at pinagbabato si David at pinagmumura. Sabi niya sa 2 Samuel 16:7, ganito yung kanyang sinisigaw, lumayas ka, mamamatay tao, kriminal. Grabe, ininsulto pa si David at pinaratangan sa chapter na iyon na umagaw ng kaharian ni Saul. Now, maya-maya pa ay lumapit ang isang sundalo ni David sa kanya at binulungan ito. Mahal na hari, sabihin mo lang, pupugutan ko ng ulo ang taong ito. Sandali lang ito, bossing. Isang wasiwas ko lang ng aking tabak at hindi niya mamamalayan. Tanggal na pala yung kanyang ulo. Grabe, mga matitinding mandirigma ang kasama ni David. Pero tignan mo kung ano sabi niya. Sabi sa 2 Samuel 16:11-12, hayaan ninyo siyang magmura at sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Wow, sabi ni David, hayaan mo siya. Kung pinayagan ng Diyos na gawin niya yan sa akin, ay sino ako para hadlangan ito?
Na-realize ko, hindi lang merong plano ang Diyos sa ating kaaway, kung hindi may plano din siya sa atin. Ang reason, kaya minsan hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga toxic na tao, ay dahil tinuturuan niya tayong matutong magmahal ng walang kondisyon. Tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala din sa Kanya. Kaya huwag kang magalit at maghiganti doon sa taong ginamit ng Diyos para turuan ka magpakumbaba, magmahal, maging mapagpatawad, maging mapagpasensya at iba pa. Kaibigan, meron ba sa iyong nang insulto? Meron ba sa iyong nanira ng iyong puri sa ibang tao? Meron bang nanlait sa iyo? Meron bang taong ginagamit ka lang? Mabuti lang sa iyo dahil may pakinabang ka, pero pag wala na, ay wala ka na. Parang basahan ka na lang na iiwan. At talaga namang gusto mong makaganti sa Kanya. Kaibigan, ibaba mo ang iyong sandata. Ipagpatuloy mo ang iyong pagtsatsaga. Ipagpatuloy mo ang iyong paglakad. May isang nagsabi, "Even when a dog barks at a parade, the parade does not stop." Tama naman, di ba? Hindi porket may kumahol na aso ay hihinto na yung parada. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nasa parada, ikaw ay sumusunod sa Diyos, ikaw ay lumalakad papunta sa direksyon ng Diyos, alam mo kung anong mangyayari? Maraming tao ang kakahol. Maraming tao ang magkikriticize sa'yo. Maraming tao ang hindi magugustuhan ng ginagawa mo at sasaktan ka nila. Pero tuloy ka lang. Bibigyan ka ng reward ng Diyos sa iyong pagtsatsaga. Kaya't huwag ka humadlang sa gusto niyang gawin sa iyong buhay at sa gusto niyang gawin sa iyong kaaway. Si David ay natanggap niya yung kanyang reward. Hindi lang sa langit, kundi pati dito sa lupa. Nabalik ang kaharian sa kanya at inappoint ng Diyos si Solomon na susunod na hari sa kanya. Sa kabaligtaran naman, kung patuloy kang gaganti ng kasamaan, ay kahit kailan ay hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Pati na ang iyong sambahayan. Nasa Bible ba yon? Oo, sa Kawikaan 17:13. Kapag kasamaan ang iginanti mo sa kabutihang ginawa sa iyo, palagi may masamang mangyayari sa sambahayan mo. Kaibigan, gusto mo ba ng peace and harmony sa iyong sambahayan? Huwag kang gumanti ng kasamaan. Minsan nagtataka ka bakit ang gulo ng buhay namin. Surihin mo ang buhay mo, kaibigan. Baka puno ka na ng galit at puno ka ng paghihiganti. Kaya kaibigan, ibalato mo sa Diyos ang paghihiganti. Huwag mo suklian ng masama ang ginawa sa iyong kasamaan. Ang paghihiganti ay masyadong mahal, masyadong magastos. Bakit? Kasi akala mo pag nakaganti ka na, tapos na. No, simula pa lang yun ng kaguluhan sa iyong sambahayan at sa iyong buhay. Ang paghihiganti ang magiging dahilan para iwanan mo ang iyong goal na tuparin ang plano ng Diyos sa buhay mo. At sa kabaligtaran ng gagawin mo ay magfo-focus ka na lang sa sakit na nararamdaman mo at sa pagplano mo na pagganti. Kaibigan, ng pagtatanim ng sama ng loob at pagkapuot sa iba, hindi ito makakatulong para kasumulong. At sa kabaligtaran ay ang ganitong pakiramdam ang sisira sa ating buhay at magtutulak sa'yo palayo sa mga mahal mo sa buhay. And lastly, number 4, paano ka makikitungo sa mga tao nakakasakit sa'yo? Kill your enemies with kindness. Sa halip na pahirapan mo ang mga taong toxic sa iyong buhay, ay patayin mo sila sa pagmamahal o paggawa mo ng kabutihan sa kanila. Ituloy natin ang Romans chapter 12. Sabi dito, mga taga Roma 12:20-21, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Grabe, sabi dito, ay kung nagugutom ang iyong kaaway ay pakainin mo. Gawin mo yung kabaligtaran. Gawin mo yung bagay na hindi nila ine-expect. Kung nauuhaw yung taong nagmamaliit sa'yo o meron siyang problema, painumin mo at tulungan sa kanyang problema. Hindi nila inaasahan na gagawin mo yon. Sobrang magugulat sila. To the point na magiging totoo sa kanila ang sinabi sa talata na, sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanilang ulo. Maraming sinasabi mo na, yes, sige, nang masunog na sila, gagawan ko sila ng kabutihan. No, hindi ganun yon. Ang ibig sabihin nun ay kapag sinusuklian mo ng kabutihan, ang kasamaan, ay masusunog sila sa kahihiyan at marirealize nila na, wow, ang sama pala ng ugali ko. Lord, patawarin mo ako. Tulungan mo ako maging kagaya ng aking kaaway. Maaring hindi nila ito sinasabi sa'yo, pero deep inside ay napapahiya sila dahil sa kabutihan mo. Ang ganda nung sinabi ni Booker T. Washington, "I will not allow any man to make me lower myself
by hating him. The only way I can destroy my enemy is to make him my friend. Kaibigan, sa halip na gawin mo siyang kaaway, ay gawin mo siyang matalik na kaibigan. May isang story, true story to. Nangyari ito noong Great Depression sa Amerika. Merong isang tao na ang pangalan ay Jude Brewster, na talaga namang salbahe. Hindi lang ito toxic at difficult na tao, pero talagang may attitude na hindi maganda. Wala halos taong gusto makipagkaibigan sa kanya. Tapos may isang pamilya, ang pamilya ng Johnson, na nawalan ng farm kasi nalugi sila dahil sa kahirapan ng buhay noon. Kaya nagdesisyon siya na makishare na lang ng profit sa isang malaking farm upang mapagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay. Kaya lang, doon sa isang malaking farm na iyon, ay ang magiging kapitbahay niya ay si Brewster. Kaya sabi ng mga kaibigan ni Johnson, huwag ka dyan tumuloy kasi magiging kapitbahay mo ang pinakasalbahing tao sa buong mundo. Alam mo, sabi ni Johnson, huwag ka mag-alala. Kapag ako ay ginulo niya, papatayin ko siya. Kaya lumipat na sila at nagtrabaho sa farm. Isang araw, ay ang kanilang mga manok ay nakawala at napunta sa bakuran ni Brewster. Galit na galit si Brewster. Nakinatok ang kanilang pinto. Sabi nito, Johnson, yung mga manok mo ay nakapasok sa aking bakuran. Kapag hindi mo sila kinuha ngayon, ay hindi mo na sila makikita. Kaya tumakbo sila Johnson at hinuli ang kanilang mga manok at binalik sa kanilang kulungan. Tapos isang araw naman, pagalit ulit na kinalampag ni Brewster ang pinto nila Johnson. Sabi nito, Johnson, ang mga baboy mo ay nakapunta sa bakuran ko. Pero hindi na sila makakabalik ulit sa aking bakuran. At nakita ni Johnson, napatay na ang kanyang mga baboy. Pinagbabaril pala ito ni Brewster at sinakay sa kanyang sasakyan. Walang ginawa si Johnson nung araw na iyon. Kung hindi, nilibing na lang niya ang kanyang mga baboy. Isang araw, matapos ang maraming buwan, ay tumatakbo ang anak ni Johnson papunta sa kanya. Tay, tay, kunin mo ang baril mo, bilisan mo. Bakit anak? Kasi yung mga baboy ni Brewster ay nakawala at nakapasok sa ating farm. Sa wakas at makakaganti rin tayo. Pero hindi ito yung ginawa ni Johnson. Sabi nito, sige ipunin nyo sila at isakay nyo sa ating sasakyan. Alam mo, mas mahirap magsakay ng buhay na baboy sa sasakyan kaysa sa patay na baboy. Pero pinagtiyagaan nila ito at kumatok nga siya sa bahay ni Brewster. Sabi ni Brewster, bakit Johnson? Anong kailangan mo? Brewster, lahat ng baboy mo ay pumunta sa bakuran ko. Grabe, namutla si Brewster nung narinig niya ito. Kasi sobrang hirap mag-alaga ng baboy at napakamahal dahil nga sa hirap ng buhay nung panahon na yon. Sabi niya, sige, tambak mo na lang yan dyan sa isang sulok. Kasi alam niya, ay patay na ang mga baboy niya. Pero sabi ni Johnson, hindi pwede kasi pag nilagay ko lang sila dyan sa isang sulok, ay babalik na naman sila sa aking bakuran. At na-realize ni Brewster na hindi pinatay ni Johnson ang kanyang mga alaga. At pinakitaan siya nito ng kabutihan. At nung hapon na yon ay nagkwentuhan sila ng matagal at naging magkaibigan. Nung umuwi na si Johnson ay binigay ni Brewster ang kalahati ng kanyang mga alagang baboy kay Johnson. At nung dumating ang Linggo ay for the first time ay pumunta ng church si Brewster at siya ay naging Kristiyano. Sabi nung kaibigan ni Johnson, Johnson, nung sinabi mo na pag ginulo ka ni Brewster ay papatayin mo siya, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay papatayin ko siya sa kabutiang asal. Mamahalin ko siya ng walang kondisyon. Pinatay ko na yung dating masamang Brewster. Grabe, at alam mo, ang maganda pa sa story na ito, ang nagkwento nito ay ang apo ni Brewster na naging isang pastor. Grabe, amazing ba si God? Hindi mangyayari ito kung hindi willing ang isang tao na sumunod sa panawagan ng Diyos na mahalin ang kaaway. Hindi mangyayari ito kung walang sumunod na suklian niya ng kabutihan ang kasamaan. Kaya nga, ano yung application natin? Treat others the way God has treated you. Tratuhin mo ang ibang tao gaya ng pagtrato ng Diyos sa iyo. Itong ibig sabihin ng talata na magpakita ka ng kabutihan sa iyong kaaway. Ano? Ibig mo sabihin, Kuya Mike, ay ako kaaway dati ng Diyos? Yes, lahat tayo ay naging kaaway ng Diyos. Sabi sa mga taga-Colossus 1:21, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama.
Wow, sabi dito, tayo ay naging kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, hindi lang sa gawa, kundi pati sa isip. Pero tingnan mo, sa halip na lipulin tayong lahat ng Diyos dahil sa ginawa nating kasalanan, ito ginawa niya. Sa susunod na verse sa mga Colossians 1:22, ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Sa halip na tayo ang mamatay dahil sa ating kasalanan, ay ang namatay para sa atin ay ang Panginoong Yesus, upang bayaran ang kaparusahan ng ating kasalanan. Now, bakit niya ito ginawa? Ayon sa talata, upang maiharap tayong banal at walang kapintasan sa Diyos. Parang sinasabi sa atin ng Diyos na hindi ko ibibigay kung ano ang deserve mo. Dahil sa iyong kasalanan, ay deserve mo mamatay sana at mapunta sa impyerno. Pero hindi kita susuklian ng kaparusahan, kung hindi susuklian kita ng kabutihan at pagmamahal. Mamahalin kita kahit hindi mo ako hinahanap. Mamahalin kita kahit mas mahal mo ang pera mo kaysa sa akin. Mamahalin kita kahit mas mahal mo ang iyong ari-arian, pamilya at kalayawan kaysa sa akin. Ikaw ay kaaway ko pero mamahalin pa rin kita. Kaya ngayon sinasabi ko sa iyo na mahalin mo din ang nakasakit sa iyo. Mahalin mo ang toxic na asawa mo. Mahalin mo ang pasaway na katrabaho mo. Mahalin mo ang nanloko sa iyo. Marahil na-realize mo na ikaw pala ay kaaway ng Diyos. At gusto mo na mapatawad ka din niya. Gusto mo na maging walang kapintasan ka din sa harap ng Diyos. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan. Namatay, nilibing at nabuhay na muli. Kapag pinahayag mo ito na may pananampalataya sa kanya, ay patatawarin kanya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi sa mga taga Roma 10:9, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang sabi dito ay maliligtas ka kung ipapahayag mo ng buong puso ang iyong pananampalataya sa kanya. Kaibigan, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Nananampalataya din ako na nabuhay kang muli. Ngayon nga ay binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin at pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Gamitin mo po ako para maipahayag ko din ang mabuting balita sa iba. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka naman namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join. At may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Kung ikaw naman na may katanungan na gusto mong sagutin namin, ay ilagay mo lang yan sa comment section at sasagutin niya ni Pastor June Collis. Mag-subscribe din kayo sa kanyang YouTube channel at antabayanan ng mga tanong na sinasagot niya linggo-linggo. Ang link ay may kita nyo sa description. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi sa 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because to this, you were called so that you may inherit a blessing. Kaibigan, gusto mo ba ng blessing? Sabi dito, huwag mo suklian ng kasamaan ang gumagawa ng kasamaan sa iyo. Kung hindi, suklian mo siya ng pagpapala. Ipanalangin mo siya para sa kanyang kabutihan. Pakitaan mo siya ng pagmamahal at ang pangako sa talata ay tatanggap ka din ng pagpapala.
Kaibigan, minahal ka ng Diyos kahit makasalanan ka pa. At sinasabi niya sa iyo ngayon na magmahal ka din ng mga taong toxic at difficult. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Dahil alam mo na nalulugod ang Diyos sa iyo dahil pinapakita mo ang pagmamahal mo sa Kanya sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Kung kasama mo naman ang iyong pamilya, ay sama-sama kayong mag-reflect sa mga katanungan na makikita nyo sa inyong screen. God bless!